simula ko lang ulit mag-drive after 8 hours natin nag-take ng sleeper. Yan lang, no, pag sa Canada ka, pwede kang mag 8 hours lang na sleeper berth. Then split mo yung 2 hours of duty para makompleto mo yung 10 hours na sleeper berth sa ELD. So hindi ka gaya sa US. Sa US takes na ng 10 hours sakto para bigyan ka ulit ng 11 hours drive. So 5 hours pa lang to destination natin. Hindi pa natin alam kung ano yung ating reload. Tinila natin yung message mamayang office hours. Sigurado yung pabalik na tayo yan. Dito na tayo sa border ng Alberta. Ay, tumigil muna ako rito. Maglalakad-lakad muna at sakit na sa puwet. Dito tayo sa border ng Alberta. Lalakad-lakad muna tayo. Border ng Alberta saka Saskatchewan, rest area truck stop. May washroom dito. Stretching, medyo malamig-lamig na. Yan, nagbabrown-brown na yung mga dahon. Winter na. Yan, Alberta Wild Rose Country.
happy nung nakatira dito sa Medicine Hat? Medium coffee, 3 cream, 2 sugar, and 1 cinnamon raisin bagel. How do you want it? Toasted with plain cream cheese. $4.46. Bili na tayo ng kape. Diret-diretso na to sa delivery. Wala nang hinto-hinto. Malimit ako dito bumibili ng kape, breakfast sa Tim Horton dito sa Medicine Hat. Kasi dito lang yung madaling access mag-parking ng truck pag bibili ka. Madali lang mag-park dyan. Napaka-busy na Tim Horton na to. Shout out sa mga Pilipinong naririto, nagtatrabaho sa Tim Horton. So, ayan. And go ahead na tayo.
nireceive na yun. Kasi yung appointment daw nitong load na to is bukas pa ng umaga. So sabi ng dispatch, drop ko na lang daw sa yard. May yard naman kami rito sa Calgary. Then kuha ko ng MT, pauwi na. So ganun talaga. Pero yung nasa load offer ko naman na binigay sa aking load bago ko pinick up tong load na to sa US is ang delivery is today. Pero nung dinala natin sa opisina dito sa receiving office, bukas pa raw ng alas 5 ng umaga. So hindi man tayo pwede magantay rito. So yun nga, drop na lang sa yard, kuha ng MT, tas uwi na.